Maraming kilalang sikat na inventor ang tumatak sa kasaysayan dahil sa kanilang mga imbensyon na nagbigay ng malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Sadyang nakakamangha ang kanilang kakayahang makatuklas at makabuo ng mga bagay na malaki ang naitulong sa pag-unlad ng ating pamumuhay, tulad nila Nikola Tesla, Alexander Graham Bell at Benjamin Franklin. Pero may isang inventor ang literal na nagbigay liwanag ng hinaharap. Dahil sa sikat na imbensyon nito, na kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating ginagamit at masasabing mahirap ang mabuhay nang wala ito. Sino nga ba si Thomas Alva Edison? Yan ang pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Thomas Alva Edison ay isang Amerikanong inventor. Siya ay sinilang noong 1847 sa Milan, isa sa mga estado ng Estados Unidos. Anak siya ng isang Canadian activist na si Samuel Edison at isang guro na si Nancy Edison. Siya ay bunso sa pitong magkakapatid. Nagkaroon ng karamdaman sa pantinig na nagsanhi ng halos hindi na makapagsalita si Thomas Edison noong bata pa ito. Una siya nag-aral sa pampublikong paaralan sa Huron, Michigan. Pero dahil sa pagiging hyperactive niya, ay hindi muna siya pinapasok sa eskwelahan at pansamantala siyang pinag-aral muna sa loob ng kanilang tahanan. Para makatulong sa kanyang pamilya, sinasabing naglako si Thomas Edison ng dyaryo sa mga rilis ng tren. Sa edad na 13, siya ay naglathala ng sarili niyang pahayagan at noong pagsapit niya ng 15, siya ay natutong mag-operate ng telegraph. At sinasabing ito ang naging dahilan upang mamulat siya sa pagtuklas at pagbuo ng mga bagay-bagay na naging dahilan ng pagiging inventor ni Thomas Edison. Nakapag-invento siya ng isang electric boat recorder, pero dahil sa kawalan ng pangalan sa ganitong larangan ay walang pumansin sa kanya at walang naging interesado sa kanyang likha. Pero ang pagkilalang hinihintay ni Thomas Edison ay sa New York, niya lang pala matatamasa. Ito ay noong ipinakilala niya sa publiko ang kanyang invention na Universal Stock Printer. Nakatanggap siya ng pagkilala dahil dito at kumita siya ng malaking halaga na ginamit niya upang makapagpatayo ng laboratorio sa New Jersey. Naimbento ni Thomas Edison ang phonograph. Ito ay isa sa innovation ng voice recorder. At mula sa karanasan niya bilang telegraph operator ay naimbento niya ang quadruplex telegraph. Ito ay isang innovation ng telegraph na may kakayahang magpadala ng telegraphic signal sa dalawang magkaibang lokasyon. Noong 1879, ganap na nabuo ni Thomas Edison ang kanyang pinakasikat na invention. Maraming beses na bigo at sumubok bago ito mabuo. Ito ang electric bulb. Dahil sa potential nito ay nagkaroon ng mass produce ang nasabing invention na nagsanhi ng pagbibigay liwanag sa mga kalsada ng Amerika. Nagtayo ng isang kumpanya si Thomas Edison na naglalayon magbenta ng electric bulb. Ito ang General Electric Company. Marahil nakita nyo na ang logo nito, pero may ilan na hindi alam na si Thomas Edison ang founder nito. Upang lalo mapangalagaan ang kanyang invention ay inilunsad niya ang paggamit ng kuryente sa pamamagitan ng direct current upang maging mas ligtas daw umano ang paggamit ng kuryente kumpara sa alternative current na nilunsad ni Nikola Tesla. Maraming invention pang nabuo ni Thomas Edison, isa na dito ang kinetoscope. Ito ang camera na ginagamit upang kuwaan ang mga sinaunang pelikula. Halos ang buong buhay ni Thomas Edison ay nilaan niya sa pagtuklas at pagbuo ng mga bagay-bagay na pambihira. Tinatayang umabot sa 1,500 ang mga invention niya at 1,000 dito ang nabigyan niya ng patent. Noong October 18, 1931, mula sa kanyang tahanan sa West Orange, New Jersey, sa Amerika, sa edad na 84 ay pumanaw si Thomas Alva Edison. Namatay man ang kanyang katawang lupa, pero ang kanyang lika ay patuloy pa rin nagbibigay liwanag sa ating lahat.